Daisy Chacha, ang kwan talaga, ang pangarap mo noon. Sige, kaya mo yan, Mars. Site attendant. Oo, totoo yan. Kasi... hindi halata, di ba? Wala sa insura. Kasi yung mommy ko, flight attendant. So parang nakikita ko siya, nagbibihis siya, ganda-gandahan, di ba? Tapos may ano pa, stroller, ganyan. So parang ako, yun talaga yung gusto ko. So parang fourth year high school na ako nag-decide na parang hindi siya bagay sa akin kasi hindi naman ako matangkad, gaya ni mama. Ang naging flight attendant na lang, yung kapatid ko na sumunod sa akin. Matangkad siya. Oo. Kung flight attendant kay DJ Cha-Cha, ano naman sa'yo, Martin, ang pangarap mo? Nung batang-bata ako, gusto ko maging bumbero. Kasi, di ba, yung parang gusto mo mag-save ng mga tao, makatulong. Tapos nung medyo tumanda na, yung tatay ko tsaka yung nanay ko, talagang in-encourage nila na mag-take ng business course. Kasi kahit si mommy sinasabi niya parang iba na yung marunong ka humawak ng negosyo, stable, di ba? Kahit anong mangyari. So, yun yung kurso na kinuha ko. Parang something related naman sa business. So, hindi ka naman na-force na kunin ito? Hindi, actually, nung panahon na yun, may parte sa akin na gusto ka rin kumuha ng communication. Pero, yun nga, sinabi ni na mommy, parang kaya naman din matutunan yan. Nagtrabaho ka sa bangko. Yeah, actually, nung pagtapos ko sa Ateneo, nagtrabaho sa bangko. Tapos, Matagal ba to? Mga 2 taon. Okay. Tapos yung nangyari nun, so, di ba pag nagtatrabaho ka sa company, may mga Christmas party, Martin, diba? Andito din ako, ha? I mean, loka lang, sorry Martin. Sorry po. Ang cute, eh. Pag nagtatrabaho ka for a company, may mga events, di ba? Tapos yung nangyari lang dun, parang, hindi naman napagtripan, pero sabi nila, konsyo ka. Siguro marunong ka mag-host. Ikaw yung mag-host ng mga ano natin, mga company Christmas party, mga company events. So doon ko siya nasubukan. Doon ko naisip na bakit hindi subukan talaga pumasok sa industriya. Ikaw ang nag-open sa mama mo nito, ma. Gusto ko. Ayoko na po magbangko. Gusto ko mag-host. Pero gusto kong malaman kung ikaw talaga ang nag-push sa mama mo or ang mama mo nagsabi din na, anak, it's about time. Ganyan. Oh, why don't you try? Actually, nung panahon na yan, sa totoo lang, si mommy, hindi niya, kung siya lang talaga, hindi niya talaga gusto. Kasi siguro, di ba, sa industriya natin, hindi natin maiwasan minsan yung mga intriga or hindi talagang public yung buhay eh, di ba? And siguro si mommy, parang naisip niya, nakapag-aral naman kayo ng business, kung pwedeng may tahimik naman kayo na buhay na mag-work naman, bakit hindi mo nalang piliin yon? Alam niya yun eh. Oo. Naiintindihan ko yung pinanggagalingan niya syempre. Tama naman siya. Pero for me kasi siguro, may parte kasi sa akin, napakasaya magpasaya ng mga tao. Aww. And kung pwede mong gawin yon, may pagkakataon kang magawa yon. There's a way. Kahit na may maninira sa'yo or may mambabash sa'yo ng konti, di ba? Basta naman nakakapagpasaya ka, okay lang. Oo, tuloy lang, di ba? Nasa tugo talaga niya ang showbiz. Oo, showbiz. Mm-hmm. Pero balikan natin more on magpasaya. Magpasaya na lang. Bakit di ka na nag-clown?